Sinundan at pinatay ni Robinson ang mga babae sa pamamagitan ng pagsalakay sa kanilang bahay tuwing sila ay nag-iisa. Siya ay pumapasok sa kanilang mga tahanan sa pamamagitan ng bukas na mga bintana at nagsuot ng guwantes bilang isang forensic countermeasure. Kapag nasa loob na, ginagahasa, binupugpog at pinapatay sila ni Robinson. Karamihan ay sa pamamagitan ng pananaksak o pagsasakal. Sa tuwing nakakaligtas ang kanyang mga biktima sa pag-atake, ini-stalk niya ang mga ito ng ilang araw upang malaman kung kailan ang pinakamagandang oras para muling umatake. Welcome guys sa ating YouTube channel. Dito ay ibabahagi ko sa inyo ang mga crime stories na talaga namang nakakagimbal. Kung kayo ay bago pa lang dito sa ating channel, don't forget to subscribe and turn on the notification bell upang ma-update kayo sa mga bagong videos na lalabas. At kung magustuhan ninyo ang videong ito, don't forget to like and share the video. Si Harvey Miguel Robinson ay isa sa pinakabatang serial killer ng Amerika at Allentown, ang unang serial killer ng Pennsylvania. Si Robinson ay lumaki sa isang magulong pamilya. Ang kanyang ama ay isang lasinggero na inaresto dahil sa pagpatay ng tao matapos bugbugin ang kanyang may bahay hanggang sa mamatay. Habang sa paaralan naman, kilala si Robinson sa pagiging isang athletic na estudyante at nanalo ng mga parangal para sa kanyang mga sanaysay. Ngunit ilang beses ding inaresto dahil sa pagnanakaw at paglaban sa pag-aresto. Siya ay isang addict sa droga. Nagpakita siya ng mga palatandaan ng sociopathy sa murang edad dahil wala siyang kakayanan na makilala ang pagkakaiba sa pagitan ng tama at mali. Kinasusuklaman ang anumang anyo ng otoridad at nasisihan sa pagkatakot ng iba sa kanya. Noong gabi ng August 5, 1995, pinasok ni Robinson ang bahay ng 29 na taong gulang na si Joanne Burgard upang pagnakawan ito. Ngunit ninakaw niya lamang ang $50 mula sa kanyang aparador. Makalipas ang 4 na araw, natagpuan ng kanyang bangkay na nakahandusay sa sahig ng sala matapos tumawag ng pulis ang isa sa kanyang mga kapitbahay para magreklamo tungkol sa bukas na stereo ni Burgard sa loob ng 3 araw. Isang autopsy ang nagsiwalat na si Burgard ay ginahasa at binugbog hanggang mamatay. Si Robinson ay 17 taong gulang lamang noong panahon ng pagpatay. Makalipas ang 1 taon, inatake ni Robinson ang isang batang babae na nagngangalang Charlotte Schmoyer nang maghatid siya ng mga papeles sa umaga. Binukot siya ni Robinson, dinala sa isang kakahuyan, ginahasa at sinaksak ang leeg hanggang mamatay. Pagkaraan ng ilang araw, pinasok ni Robinson ang bahay ni na John at Denise Samcali at ninakawan ito. Ninakaw ang koleksyon ng baril ni John at ininom ang kanilang whiskey. Pagkaraan ng 3 araw, pinasok ni Robinson ang tahanan ng isa pang babae at balak na halayin at patayin siya. Gayunpaman, nang makita niya ang babae na natutulog kasama ang kanyang kasintahan, nagpasya siyang patayin ang anak nitong babae. Ginahasa at sinakal ni Robinson ang bata, ngunit nakaligtas ito. Pinaniniwalaan na ilang araw nang na-stalk ni Robinson ang ina gaya ng ginawa niya sa iba pang biktima. Pagkalipas ng 8 araw, bumalik si Robinson sa bahay ni Sam Kali sa kalagitnaan ng gabi at balak na patayin si Denise habang wala si John. Pumasok siya sa bahay sa pamamagitan ng bukas na bintana. Nagising si Denise sa tunog ng mga yabag ni Robinson. Nakita siya at sinubukang tumakas. Habang tumatakbo siya sa harap ng bakuran, hinawakan siya ni Robinson at inipit siya sa lupa. Nang kagatin niya ang braso nito, paulit-ulit siyang sinuntok ni Robinson. Nasugatan ang labi ni Denise, ginahasa at sinubukang sakalin hanggang mamatay. Ang kanyang mga sigaw ay nagpa-alerto sa isang kapitbahay na nagtulak kay Robinson upang tumakas. Pagdating ng mga pulis, nakita nila ang isang butcher knife na nakabalot sa isang napkin na nakalatag sa labas ng pinto ng banyo. Makalipas ang 1 buwan, ginahasa at pinatay ni Robinson ang isang babaeng nagngangalang Jessica Jean Fortney. Siya ay binugbog at sinaksak hanggang sa mamatay. At ang kanyang katawan ay natagpo ang nakahandusay sa sala at nakakalat ang mga dugong tumasik sa dingding. Makalipas ang 4 na araw, bumalik si Robinson sa tahanan ng Sam Kali upang tapusin ang trabaho kay Denise. Tinangka niyang pasukin ang bahay nito para patayin siya, ngunit nabigo dahil nilagyan ng alarm system ang backdoor. Napagtanto nila na hindi siya titigil hanggang sa tuluyang mamatay si Denise. Ipinadala ng departamento ng pulisya ang isang batang pulis na nagngangalang
Ryan Lewis upang manatili sa bahay ni Sam Cali kung sakaling lumitaw muli si Robinson. Isang gabi, bumalik sa bahay si Robinson na armado na ng baril. Narinig ni Lewis ang kanyang mga pagtatangka na buksan ang mga nakalak na pinto at pagkatapos ay pinanood niya ang pagpasok ni Robinson sa loob sa pamamagitan ng isang bintana na sadyang iniwang bukas. Ipinakilala ni Lewis ang kanyang sarili bilang isang pulis at sinabihan siyang huminto. Sa halip, sinimulan ni Robinson ang pagbaril kay Lewis at siya ay nagpaputok pabalik. Nasugatan si Robinson. Nakatakas siya at naiwan ang isang bakas ng dugo. Makalipas ang ilang oras, habang hinahanap ng mga pulis si Robinson sa mga lokal na ospital, nakatanggap sila ng tawag mula sa isang ospital matapos magpakita si Robinson upang magpagamot dahil sa mga sugat ng baril. Habang sinusubukang tumakas muli, lumitaw ang isang opisyal at tinutukan siya ng baril at sumuko si Robinson. Sa kanyang mga DNA, mga ulat ng saksi at physical na ebidensya laban sa kanya, si Robinson ay nisentensyahan ng pinagsamang 97 taon sa bilangguan at 3 sentensya ng kamatayan. Naalis ng kanyang mga abogado ang 2 sa 3 sentensya ng kamatayan, ngunit nananatili pa rin ang isa. Habang nasa bilangguan, si Robinson ay nagbalik loob sa Islam at kasalukuyang naghihintay sa death row. Dito na nagtatapos ang ating kwento tungkol kay Harvey Miguel Robinson. Tunay ngang nakakakilabot ang pinagdaanan ng mga biktima. Maraming salamat sa panonood and please support our channel upang patuloy akong makapagbahagi ng iba't ibang nakakagimbal na kwento. Please like and share the video. See you in the next story!